Magandang umaga, Pilipinas. Welcome back po sa Panahon TV. Alam mo bang batay sa talaan ng World Health Organization, 1/3 ng populasyon ng mundo ang may sakit na tuberculosis? Katumbas ito ng 2.4 bilyon na katao. At dito sa atin sa Pilipinas, isa sa pangunahing sanhi ng pagkasawi. Ito nga yung mga sakit na nasabi at kaya naman ngayong National Tuberculosis Day naway makiisa sa mga programa ng pamahalaan ng bawat isa laban nga sa sakit nito at alagaan natin yung ating sarili tungo yan sa malusog na pangangatawan. At karusugan pa rin tayo kung noong nakalipas na araw na kumpirma yung unang kaso ng brain-eating amoeba sa Florida, sinabi naman ngayon ng US Health Department na ginagamot na yung ika-apat na taong tinamaan ng sakit na ito. Sa ngayon, kadalasan itong nakukuha mula sa paglusong sa maruming tubig na may kakayahan na uri nga itong amoeba na magdulot ng brain infection. Patuloy na nagbabantay nga itong mga otoridad sa nasabing kaso, lalo't mula sa 133 cases noon pang 1962, tatlo lamang sa mga ito ang nakaligtas. Dito naman sa atin sa Pilipinas, kasunod na mga pag-ulan na huwag maging mapagmatsyag tayo at huwag lulusong sa mga baha dahil ang mga sakit na maaaring makuha mula sa mga nasabing baha ay ang ilan sa mga ito ay nakamamatay. At syempre, hindi lang dapat mga sakit ang ating pinabantayan, kundi maging yung magiging lagay ng panahon. Kaya naman check natin yung forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, anunsyo muna tayo bilang ang pagpupugay sa 138th birth anniversary ni dating Pangulong Emmanuel Quezon, non-working holiday ngayon sa Quezon City, probinsya ng Quezon at Aurora. Unahin natin sa mga taga Quezon City dahil nga walang pasok, inaasahan naman nating marami sa inyo yung mga makikilahok sa selebrasyon kaugnay nito. Dito sa atin sa Metro Manila kung saan matatagpuan yung Quezon City, good weather condition yung ating inaasahan at yung temperatura pagitan ng 27 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong lawag, pati na rin sa Olongapo at sa may Baguio, nakupaghandaan ninyo yung maulap na kalangitan na siyang magdudulot nung mga pag-ulan. Check naman natin dito sa may Visayas, good weather condition pa din sa mga susunod na oras. At ang ating temperatura, yan po ay nasa pagitan ng 26, posible ang umabot sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Mindanao, pangkalahatang maaliwalas na panahon din yung ating inaasahang iiral. At dahil dyan yung temperatura, bahagyang mataas sa Metro Davao, posible ang umabot sa 35 degrees Celsius. At sa puntong ito, tingnan naman natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa Baguio City, good news sa mga bakasyonista sa City of Pines dahil hindi kayo bibiguin itong generally fair weather condition. Gayunman, paghandaan pa rin natin yung chance ng mga pulupulong pag-ulan lamang o kaya naman yung mga pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, pwedeng-pwede na muling maglaba dahil inaasahan nating magpapakita si Haring Araw pero yung temperatura natin ako bahagya ng mataas yan nasa pagitan ng 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Metro Cebu, bukas magpapakita si Haring Araw kaya naman ilabas na yung mga labada dahil pagsapit nitong araw ng Linggo hanggang sa araw ng Lunes inaasahan natin itong maulap na kalangitan. Ito yung magdudulot ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Check naman natin sa bahagi nitong Mindanao, particular na sa Metro Davao. Sa susunod dalawang araw, inaasahan natin yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan. Magdadala yan ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Pero good news naman sa mga estudyanteng magbabalik eskwela sa Lunes, magpapakita si Haring Araw pero huwag pa rin kalimutan na magdala ng payong dahil posible yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At panghuli na lamang natin sa bahagi ng Zamboanga City. Sa susunod na dalawang araw, good weather condition. Pero pagsapit ng araw ng Lunes, inaasahan natin magiging maulap yung kalangitan at may chance nga ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos sa ilang paalala.